iba't ibang kwento ng sakripisyo, pag-asa at tagumpay. Ito ang kwento ng buhay ng isang marino. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP. Pagpapatuloy ng ating Mindanao Special, siya ang asawa ng Yumaong Founding President ng Davao Merchant Marine Academy of Southern Philippines. Siya si Mrs. Ludivina Alejandre. Before the MMA, nag-work ako ng dalawang maritime school bilang school nurse. After that, nag-apply ako ng Davao Medical Center and natanggap ako as nurse one doon. I work in Davao Medical Center for 10 years. And ang husband ko naman, although he is a seafarer in profession, nung sumakay siya ng barko, hindi pa kami nag-asawa. Oo, mga sa Everett Lines, I think that was mga 2 years. Pero hindi siya sumakay nung after kami nag-asawa. He worked sa dalawang maritime school here in Davao, sitting as a position as department head. Sumakay siya ulit, that was 1988. Pero few months lang, kasi nahirapan siya mag-adjust sa nature ng work bilang third officer na, siyempre considering ang third officer, maraming mga work. Comparing dito sa land-based niya na work na report ka ng 7 o'clock, uy ka na naman ng 7 o'clock sa gabi. Yun period of adjustment niya yung bumalik siya sa barko. Considering sa salary that time na mababa, so we opted yung parang kabuhayan. Nagtanggap ako ng boarders. Nag-rent kami ng isang apartment. Tanggap ako ng boarders para to augment sa aming needs. No? At the same time, bili kami ng utility vehicle. At first, isa. Hanggang maganda ang takbo ng pamasada, naging tatlo. So, yun ang parang buffer namin during that time na hindi siya sumakay. So, that time, together with Captain Paramio, ni President, parang brainstorming lang na parang dream lang na to build up a maritime school. It's good na kaming mga wife, mga asawa nila, very supportive din sa program. Mm-hmm. He resigned from his work and focus sa pag-process sa mga papeles, going to CHED. Oh, so parang gi-designate din siya sa group na siya ang kumbaga leader ng grupo. So yun, it was materialized in the year 1993. Ang negosyong sinimulan ng asawa hanggang ngayon napapakinabangan. Di lamang ng kanilang pamilya na naiwan, kundi maging mga kasamahan at estudyanteng natulungan. Isang ligasiya na patunay, kapag may iniwan tayong mabuti sa ating kapwa, maalaala pa rin tayo kahit saan man tayo mapunta. Saan ka man naroon ngayon? Ano talaga, isa family history nila na high blood siya. High blood, tapos very workaholic kahit Saturday, Sunday, kahit gabi,
puntayan siya dito sa school, lalo na kung mag-ulan, nag-inspect kung maayos ba, hindi ba nag-bar down ang yung slope namin. Walang bisyo. From school sa bahay, school sa bahay, walang bisyo. Hindi nanigarilyo, hindi uminom. After his death, ang board nag-meeting. So, nag-elect kami ng bagong president. Nag-passed away siya, ang inisip ko yung great loss niya sa family. Since graduate ng mga anak ko lahat, hindi ko naisip masyado ang financial burden. Graduate na sila. So, nag-adjust ako for 1 year. But I'm still working here. Financially, parang secured na din ako kasi may napundar naman siya, no? May napundar. Meron naman din na kami ng sweldo dito, ako. So, lately ko na na-realize na sa pagkawala niya, although na balian ako ng isang pakpak, but still nag-survive ako kasi may iniwan siya sa amin na pang kabuhayan namin, na dapat alagaan namin, hindi namin dapat na basta-basta lang gastusin. Magtira kami para din sa akin at saka sa mga anak ko. Yun ang ginagawa ko ngayon, na although merong makuha kami dito sa school, pero iba ang personality ko. Hindi ako nagapunta lang ako sa mall, nagagrocery, nagapamalingki. Hands-on talaga ako para sa, kasi iniisip ko na pawis at dugo ang kapital ng husband ko, tapos after all magpakasaya lang ako. So gitreasure ko, iningatan ko yung pinaghirapan niya. Sa mga kabaro kong Marino, huwag lang nating isipin ang kasalukuyan. Isipin din natin ang kinabukasan na kasama natin ang ating pamilya. Ang ligasiyang iiwanan natin ay hindi lang usapin tungkol sa pera, kundi sa relasyon. Sa susunod, ibabahagi namin ang iba pang kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon. Dito lang sa ISP, gabay ng pamilyang Marino. Inihahandog ng Integrated Seafarers of the Philippines o ISP.